Kung fan ka ng Cleveland at Golden State ay sa malamang ay pamilyar ka sa player na to na may headband at medyo may pagkakulot ang buhok na afro. Ito ay walang iba kundi si Anderson Varejao, ang sinasabing pinakamalas na atang player sa NBA. Sabi nila yon, hindi ako. Ngayon, si Anderson ay nakapasok sa 3 NBA Finals. Ito ay noong 2007, 2015 at 2016 na lahat ay all-lats. Pero siya dapat ay nagkaroon ng 2 championship ring. Pero yung isa lang ang kinuha niya at yan ang papaliwanag kumamaya habang tumatakbo ang kwento. Kaya para sa episode na to ay balikan natin ang naging kwento ni Anderson Varejao, ang last pick ng 2004 NBA draft sa class ni Dwight Howard. At malalaman natin kung gaano nga ba siya kagaling sa labas ng NBA at di umano ang pinakamalas na player sabi nila. Kaya umpisahan na natin. Nagmula si Anderson sa Colatina, Brazil, na isa din sa mga best team noon sa FIBA Americas. Merong liga doon at merong mga players na galing dito ang naglaro sa NCAA. At isa doon ang kapatid niyang si Sandro Varejao na naglaro naman para sa West Virginia. Dito nakuha ni Anderson ang kanyang hilig sa basketball kasi sila magkapatid ay parehong nasa 6'10 ang height. Tapos nung mga bata pa sila ay si Sandro ang lagi nakakalaban noon ni Anderson ng basketball. Ang kapatid niyang si Sandro ay legend na matatawag sa Brazilian basketball na nakakuha ng maraming championship. Nung naglalaro na si Sandro sa NCAA, si Anderson naman ay nagsimula na maglaro sa liga sa lugar nila sa edad na 15 years old. Ito yung nakikita kong isang dahilan kung bakit yung mga players sa ibang bansa, particular sa Europe at Latin America, ay magagaling na talaga habang nasa teenager pa lang. Kasi mama na yung nakakalaban nila. Para bang yung low-level player ay napopersa talagang iangat ang kanilang game. Dito ay naglaro siya para sa Pranca Basketball Club. Ito yan, nasa edad 15 years old pa lang siya. Pero naging backup muna itong si Anderson. Tapos habang tumatagal ay naging isang magaling na player na si Anderson sa lugar nila na nanalo ng 2 championship noong 1998 at 1999. Nagkaroon pa nga siya dito ng 17 points, 9 rebounds at 3 blocks per game noong huling season niya sa Brazil. Kasi nakita siya ng team ng FC Barcelona at pinapirma ng kontrata para maglaro sa Liga ACB. Nasa 20 years old na nito si Anderson, mama na kung tutusin. Dito sa Pilipinas ay nasa college level pa lang yan at naglalaro sa amateur rank. Sa kanila, professional na ang nakakasagupa. Sa Brazil ay unstoppable nga siya, pero sa Liga ACB ay para naging role player na lamang itong si Anderson. Ibang level na kasi to, medyo mas maraming NBA caliber player ang naglalaro. Sa Euroleague, kung saan nga din naglalaro ang FC Barcelona, ay nagkaroon lamang siya ng 4 points, 4 rebounds at 1 block per game. Sa Liga ACB naman ay halos ganong stats din, malayo nung habang naglalaro pa siya sa Brazil. Mula 2003 hanggang 2004 ay nanalo ng championship si Anderson Varejao sa Spanish League, pero dito ay bibihira siyang maglaro. Nagiging backup lang siya sa mga player. Ito yung nakakatawang kwento dyan. Sa 2 championship kasi na yun, ay hindi siya naglaro sa playoffs ng Liga ACB at sa tuwing regular season lang siya naglalaro. Tulad ng 2004 season, ito yung pinakamagandang taon ni Anderson na meron siyang 7 points at 4 rebounds per game. Pero nung pumasok na ang kanyang team sa playoffs ay hindi nga siya naglaro kahit isang game at nanalo pa sila ng championship na pinapangunahan noon ng isang Spanish legend na si Juan Carlos Navarro. Nang 2004 ay dito sumali si Anderson Varejao sa NBA draft. Nung kasagsagan kasi ng Euroleague ay naglalaro din siya para sa FIBA AmeriCup na nanalo siya ng 2 gold medal. Ito yung isang regional tournament ng FIBA, para bang FIBA Asia Championship Cup. Doon talaga nakilala si Anderson na pinili naman ng Orlando Magic sa second round at agad na trade papunta dito sa Cleveland Cavaliers. Sa rookie season ni Anderson ay maituturing na meron siyang potential dahil siya ang number 1 sa mga rookie sa steal per game ratio. Tapos pang-apat pa siya sa offensive rebounds. Kumbaga, yung game niya ay hindi mo talaga makikita sa performance sa loob ng basketball court, kundi sa analytics. Yun naman talaga ang kalimitang ginagamit sa NBA pag kumukuha ng mga role player. Ang isa talaga sa problema noon ni Anderson ay mga injuries. Sa unang 2 taon kasi niya ay iba-ibang injuries ang nakukuha nito, kaya nalimitahan siya sa 100 games. Pero sikat siya noon sa Cleveland dahil sa kanyang kakaibang hairstyle. Tinangka pa nga noon ng mga fans ng Cleveland na mag-set ng Guinness World Record para sa may pinakamarami nakasuot ng wig sa isang arena. Sa tuwing timeout yun na ginawa nila noong February 21, 2006. Nang 2007 season ay dito nagkaroon ng improvement sa game niya si Anderson.
Ito yung hindi mo makikita basta-basta sa loob ng basketball court. Kasi siya yung number 1 sa taon na to sa pagkuha ng charge or yung offensive foul at naging pang-8 sa defensive rating sa NBA. Nag-average siya dito ng 6 points at 6 rebounds per game at nakapasok sila noon sa NBA Finals, ang unang pagkakataon para sa Cleveland Cavaliers. Kaso, natalo lamang dito sa San Antonio. So kayo na ang humusga kung malas ba siya or hindi. Kasi sa unang part ng kwento, sabi ko nga ay hindi siya naglalaro sa playoffs nung nasa Euro pa siya. Laging regular season lang. Nang 2008 hanggang 2010 ay masasabing best year din ng Cavaliers dahil dito kay LeBron. Pero nahirapan pa rin sila makapasok noon sa NBA Finals kahit sila yung top team sa regular season. Nang umalis si LeBron sa Cavaliers ay naiwan itong si Anderson at lagi na lang silang nasa lottery pick. Kahit nakuha pa nila si Kyrie at mga veteranong players na masasabi namang may laban noon sa East. Ang pinakamagandang season pa nga ni Anderson ay noong 2012 na meron siyang 10 points at 11 rebounds per game at nakapagtala pa nga siya ng 20 points at 20 rebounds. Kaso, nayari naman siya ng injury kaya hindi niya natapos ang season na yon na nakapaglaro lamang ng 25 games. Nasinunda naman ito ng 2013 season na meron siyang 14 points at 14 rebounds. Nakapaglaro lamang siya dito ng 25 games dahil nakitaan siya ng blood clot sa kanyang baga. Nang bumalik si LeBron sa Cleveland ay sa regular season na lang nakikita itong si Anderson dahil sa marami nga itong injuries na nakukuha at hindi nakakapaglaro sa playoffs. Nang 2015 naman ay nakapasok ang Cleveland sa finals pero dito ay natalo sila sa Golden State. Wala doon si Anderson Varejao at hindi nakapaglaro. Nang 2016 season ay nasa Cleveland pa rin siya nung unang part. Tapos na-trade siya pampunta dito sa Portland na binitawan din siya agad. Kinuha naman siya ng Golden State nung papasok na ang second part kasi kulang sila noon sa big man. Ngayon papasok naman tayo sa kanyang nickname, ang Wild Thing, kasi particular ito sa kanyang hairstyle pero applicable sa kanyang basketball career. Una, ayon sa Sports Bureau ay si Anderson ang unang player na naglaro sa parehong team na magkalaban sa finals. Sinabi ko nga kanina ay naglaro siya sa unang part ng season sa Cavaliers bago na trade at kinuha naman ng Golden State. Pangalawa, ang Golden State ang mayroong best record sa NBA history noong mga time na naglaro siya dito. Tapos, ang team din na naging una na natalo sa NBA Finals kahit lamang nasa series ng 3-1. Ito yung susunod na kakaiba dyan. Dahil sa naglaro si Anderson sa unang part ng season noong 2016 sa Cleveland, ay mayroon siyang 31 games. At nung pumasok nga ang second part, ay napunta siya sa Warriors. Nang manalo ang Cleveland ng championship, ay nagkaroon ng botohan ng mga players at management na bigyan pa rin siya ng championship ring at pumayag nga ang mga ito. Pero hindi ito tinanggap ni Anderson. Ito yung malupit dyan. Unofficially ay NBA champion itong si Anderson. Ipapaliwanag ko, nung 2017 season kasi ay nagkaroon ng injury si Sean Livingston at kinailangan ng pamalit pansamantala. Since puno na ang roster, ang ginawa ng Warriors ay inalis si Anderson at nakapaglaro lamang siya dito ng 14 games. Dito nanalo ng championship ang Golden State sa mga time ni KD. Nagkaroon ng botohan ang mga players kung bibigyan nila ng championship ring itong si Anderson at pumayag ang buong team pati na rin management na tinanggap ito ni Anderson Varejao. Kaya ko nasabing unofficial NBA champion itong si Anderson kasi nung winib siya ng Warriors noong February 2017 ay walang team ang kumuha sa kanya at yung rights ni Anderson ay nasa Golden State pa rin noong mga time na to. Ibang senaryo nung nasa Cleveland na na-trade siya dito sa Portland tapos winave saka kinuha ng Warriors. Ito pa, kahit na wave itong si Anderson Varejao noong 2017, ang kontrata niya ay nasa payroll pa rin ng Golden State kasi nga walang team ang kumuha sa kanya at sumalo sa kanyang kontrata. Idagdag ko lang to, meron kasi nagtatanong regarding sa flop. Ang tatlong players kasi na tinuturong nagpasikat ang flop sa NBA na binay sa larong soccer ay itong sina Manu Ginobili, Vlade Divac at si Anderson Varejao. Naging kilala noon si Anderson Varejao sa pag-flop at naging dahilan kung bakit nga ba siya ang number 1 sa charge noong 2007 dahil sa style na yon at itong tatlong player na to ay naglaro nga din sa Europe kung saan ay popular ang soccer. Yan ang naging kwento ni Anderson Varejao, ang sinasabing pinakamalas na player. Malas pa bang matatawag yung nanalo na nga ng championship sa Golden State kahit naglaro lamang siya ng 14 games? Kasi mayroong mga players din dati ang Warriors na nabigyan ng championship kahit limitadong games lang. Pwede niyong balikan yun sa episode ko kung nasaan na ang mga players ng 2015 NBA champion na Golden State. Tapos ngayon, si Anderson ay naglalaro na sa Brazil at nakakuha nga ulit ang championship last season.
So hanggang dito na lang ulit. At kung meron kayong komento o reaksyon, ay ilagay nyo na lamang sa comment section. At susunod na yung mga shoutout.